So yung basic price nito na walang accessories, steel rim lang, walang carrier is Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpass TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Then click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. So ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyban 4x2 Tiptronic or AJS Auto Gear Shift. So ito yung pinakatipid sa gas consumption sa lahat ng minivan. So DE17B. So Tiptronic. So yung makina nito is RO6A engine, 660cc, 49 horsepower. So check natin. So yung presyo nito mga kol is 295 all in atong unit na to mga kol. So check natin kung ano yung mga na-additional sa ating customer. So yung kulay ng ating unit is color silver, so Ansel urethane po yung gamit natin. Fully tinted, high roof po ito mga kol. Ayan, so makita natin dito, kinulayan natin ng black yung kanyang grills. Ayan, so yung headlight original sa DE17B. So ayan, H4 po yan. Titan din ito yung ating signal light. So meron din tayong fender dito na nilagay sa based sa request ng ating customer. Din ito is a 13 inches magwest with brand new tire. So brand new din yung ating magwells mga kol. Ayan, side mirror natin is ordinary lang po. Ayan, so manual lang po yung pag-adjust. So ito yung maganda nito is makita talaga natin yung gilid natin kasi tayo yung wala siyang limitation sa pag-adjust ng mirror natin. So dito makita natin, ayan, so yung rain visor natin kompleto. So yung gitna natin is kinalayan natin ng black para parang buong salamin po siya. Meron siyang top load carrier. Ayan, so dito fender light, fender nilagyan din natin. Ayan, so standard lang po yung clearance natin, hindi siya nakalip. Ayan, so fully undercoat din unit natin. Kinalayan natin ng red yung kanyang brake drum. Ayan, so ang ganda ng kanyang mag wheels. So dito makita natin, so stock lang din siya mga kol. Wala siyang masyadong accessories. Ayan, so meron siyang third light original po yan. Wala siyang spoiler. Ayan, so yung backlash niya. So yan po yung backlash ng DE17B. So dito rin yung ating tea light. So ito yung ating signal light, reverse light din. Park light din yung ating brake light. Ayan, so kompleto sa LTO registered. Meron siyang, ano mga kol, meron siyang camera dito. Ayan, so open natin dito. So yan po yung upuan natin. So meron tayong extra seat dito na nilagay. So based sa request ng ating customer. So naka VIP ceiling din. So napakaganda. So pakita din natin mga kol kung gaano kalaki yung space ng ating unit pag naka-fold po yung ating upuan sa gitna. So ganyan kalaki yung space ng magagawa ng ating unit mga kol. So pwede natin gawin itong mini camper van. Ayan, so yun o. So tanggalin lang natin itong third seat. Napakalaki na po ng space na magagawa natin. So multi-purpose mga kol. Ito yung the best pang negosyo na mga unit. So ito yung marirecommend ko po mga kol kung ang purpose pang pamilya, pang negosyo. So the best po ito. Hindi masyado mataas yung presyo. I mean, tamang-tama lang din. Ayan. So, pinturado lahat dito. Walang plastic. Ayan. So, hindi siya, ano mga kol, hindi siya power window yung dito sa sliding door. So, manual po yan.
Ayan, so ito yung kanyang opener. Tingnan natin dito. Ayan, so dito yung kanyang jack. Ayan, so yung jack niya, tie rings, at saka yung kanyang riser. So yan o. Yan po yung dito mga kal. So makita natin, brand new na yung mating. So nandun pa rin yung original dito. So itong seat cover na to, ito yung napili na design ng ating customer. Ayan, so meron din tayong extra fan sa gitna, sa visa request. Ayan, so meron siyang mga lagayan dito. Ayan, dito naman tayo sa harap. Ayan, so yung harap natin is power window na po yung harap. Meron siyang cup holder dito. Meron siyang mga extra lagayan. Meron siyang cup holder dito sa dashboard, sa left and right, meron yan. Sa kanyang door pads, meron din left and right din yan. Ayan. So ito is adjustable sa kanyang headlight. So automatic or Tiptronic. So wala po siyang clutch. Wala din siyang parking brake pedal. So ito yung brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Then ito yung ating handbrake. Ayan. So handbrake po, basta Tiptronic. Then ito yung lagayan natin dito. So makita din natin dito yung ating aircon switch. Ito aircon switch, din yung ating volume sa ating door. So ito yung shifter natin. So dito makita natin naka-park, reverse, neutral, drive. Lagay natin dito pag gusto natin ng manual mode. Ayan, so ito yung glove box natin. Ayan. Ayan, so meron tayong mga lagayan dyan. Ayan. So dito rin meron din, kompleto. So basta mga power window na unit mga kal, makita natin is meron siyang heat drum. So marami tayong pwede mailagay diyan, mga documents, ayan, so mga gamit. So ang daming pwede mailagay dito mga kal. Ayan, so meron din tayong sun visor, kompleto, center mirror, ayan, so room light. So kompleto din sa mga passenger handle, ayan, dito rin nandiyan, kompleto. So yung dashboard natin is back to original lang po yung ating kulay. Ayan po yung dashboard natin. So dito naman tayo. So try natin start yung makina natin. Ayan. So ito yung ano natin. So yung mileage natin is 151,367. So naka-park. So makita natin dito. Ayan, start natin. Ayan. So naka-cold start. Sa handbrake natin, door din, yung sa seat belt natin. Ayan yung indicator. So pag gusto natin ni manual, automatic, ganun lang. Drive po dyan. Pag gusto natin na manual, lagay lang natin sa kilid. Then makita natin dyan yung manual mo. Ayan. So check naman natin yung ating hood. Ayan. Yan po yung hood opener natin. Ayan. Ganda. Ang ganda ng silver na kulay. So ito yung coolant natin, reservoir, brake fluid reservoir, din yung ating windshield washer reservoir. Ayan po yung ano natin dyan. Ayan. Napakaganda. So tingnan naman natin yung makina natin dito. So ayan, makita natin dyan, Suzuki Motor Corporation Japan. So Suzuki pa rin yung gumawa. Ayan, so makita natin dito, ito yung makina natin. So yung makina natin is R06E engine, 660cc, 49 horsepower po ito mga kal. So non-turbo na variant, alternator, yung kanyang throttle body, aircon compressor. Ito yung sa gauge ng oil, then AGS, ayan po yung sa AGS natin. Then ito yung sa main fuse box. Air filter housing din yung ECU natin. Ayan, so check natin yung arc. So ganda ng power. So tingnan naman natin dun sa driver side na upuan, kung ano yung makikita natin dito. Ayan. So ito yung makina natin. So palinisan natin yan. PCB valve, ayan. So yung ating oxygen sensor. Ito dito sa loob nito, nandyan yung ating ignition coil at saka spark plug. 14mm yung gagamitin natin para sa spark plug natin.
Ito yung injector natin, yung ating DVT solenoid, camshaft pinso nandyan. So yan po yung makita natin dito. Ayan, so sa temperature finder, ito ito yung makita natin. So yan po yung unit natin ngayon. So napaka ganda na po, sulit po pang negosyo yung ganito. So 295,000 all in na po. So yung basic price nito na walang accessories, steel rim lang, walang carrier, is 260. So steel rim, walang fender. Yan, so basic lang, piturado, running condition 260. Ito naging 295 dahil po sa additional ng ating customer. So yan lang muna yung aming vlog for today, mga kol. Maraming salamat po sa yung patuloy na pag-subaybay sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po, mga kol, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.